sa'yo. Ito lang ang nakayanan ko. Ha? Eh, pampiyesta na nga ho ito. Hinandaan ninyo eh. Okay lang. Sige na, kumain na kayo. Alam kong gutom na kayong lahat. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang tutulugan ninyo. At bibili na rin ako ng mga bagong damit niyo. Kaya naman, Lily. Sobra-sobra na itong pag-alagang pinapakita mo sa amin. Sa totoo lang, wala ka rin naman yung pagsugot na pinagdaanan mo dahil sa pagtangka sa gawin mo. Baliwala ito, Liana. Kumpara naman sa tinulong ninyo sa akin. Dito tayo. Tuloy kayo. Isa lang to sa mga kwarto dito. Meron pang iba. Mamili na lang kayo ng tutulugan ninyo. Siguradong masikip ito para sa inyo eh. Miss Lily. Hindi lang ko alam kung ano yung tsura nung dati namin tinitiran. Sobrang laki na po nito para sa amin. Ganon, bahala na kayong dumiskarte sa tutulugan ninyo. Ang importante, makapagpahinga na kayong lahat. O paano? Mauna na ako. Kung may kailangan pa kayo, huwag kayong mahiyang lumapit sa akin. Maraming salamat po. Isa lang to sa mga negosyo ko. Dealer ako ng mga luxury cars. Sige, mamili na kayo. Cardo, mamili ka na. Anong sasakyan natin? Lily, parang sobrang mga mamahalin po sa sakyan to eh. Mabuti pa siguro, ito na lang malaki para magkasya kami lahat. Sige, halika na. Naghihintay ang kaibigan ko. Ibibili ko kayo ng barel. Let's go! Miss Lily! Long time. Sinabi ko naman sa'yo noon, pag kailangan kong tulong mo, lalapitan kita. Sila, kailangan nila ng bagong armas. Hindi kayo nagkamali ng pinuntahan. We have a wide range of firearms here. Hindi kalidad lahat. At nasa tamang presyo. Kung pera ang pag-uusapan, ako nang bahala ko. Basta ang importante, maibigay mo sa kanila ang kakailanganin mo. Pinulabog ang mga magkakapitbahay sa isang kaya sa Quiapo, Maynila, matapos pagbabarilin ang bahay ng mga kapamilya ni Cardo Dalisay. Dahil dito, marami nagsasabi na naganap na karahasan at pagkamatay ng isang bata ay dahil sa pagkapasilang ng anak ng presidente. Lily, pwede marami ang telepono. Hello? Hello, la. Si Cardo to. Cardo! Cardo! Oh. Kamusta kayo? Ligtas na kami. Kaming lahat.
Pero si Mamak, Ricardo, wala na si Mamak. Pinatay nila si Mamak. Atakay niya. Papunta na kami sa bahay kung saan nagtatago si Teddy, si Virgie at ang pamilya nila. Huwag mo kayo pumunta ngayon doon. Delikado! Siguradong gagawin sa inyo si Lucas Cabrera. Tato, may isang bahay pa ako. Bahay ng mga magulang ko. Dito sa Quezon City, sa may Hero's Hill. Wala nakatira. Tonyo! Tonyo! Buksan mo tong gate! Sino yan? Ay, Ma'am Lily, kayo pala. Sorry po. Bilis, bilis. Tuloy po, tuloy po. May mga bisita ako. Gandang gabi po. Tuloy kayo. Dito po. Dito na natin hintayin si Lola mo at ang mga kasama niya. Kamusta na kayo? Mabuti na lang, walang masamang nangyari sa inyo. Napanood ko sa balita na sinugod kayo sa bahay at inaresto. Paano nalaman ng mga otoridad yun? Si Presidente Hidalgo ang nagsabi kung nasan kami para mapilitan kaming sumuko. Bakit niya ginawa yun? Para na rin niya kayong tinaydor. Hindi rin namin alam, Lily. Sa tingin ko, kaya ginawa ni Presidente yon ay dahil may plano siya para sa ating lahat. Kahit na, mahaba na ang pinagsamahan ninyo. Paano kung nagkaputukan? Paano kung namatay kayong lahat? Di ba niya naisip yun? Lily, bakit ka nga pala biglang nawala? Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa amin? Alam niyo naman na meron ako mga negosyo at kailangan kong harapin yun. Pasensya na kayo, hindi ako nakapagpaalam sa inyong lahat. Wala yun, Lily. Sobra-sobra na nga ang naitulong mo sa amin eh. Mula sa pagbibigay mo sa amin ng armas, sasakyan, pati na rin bahay, matutuloy namin po sa mandala. Sinabi ko naman sa inyo, napakalaki ng utang na loob ko sa inyo dahil sa pagligtas nyo sa buhay ko. Hayaan nyo, hahanapin ko ang presidente at kakausapin ko siya para mapabilis ang paglabas nyo dito. Lily, maraming salamat talaga sa lahat ng tulong mo. Ikaw na lang ang tumutulong sa amin sa ngayon. Tao po! Oh. May bisita po! Sino? Lily! Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na, pumasok na lang po. Ardang ko naman. Maupo ka. Salamat po. Pasensya ka na sa amin, ha? Umalis kami sa bahay mo ni hindi kami nakapagpasalamat, nakapagpaalam. Nagmamadali kasi kami para ma-cremate si Makmak. Ayos lang po yun, Lola Flora. Siya nga pala, meron akong dalang mga pagkain at damit para sa inyong lahat. Lily, nakakayaan na po sa inyo na sobra. Napakarami nyo noon ay tulong. Maliit na bagay lang yun. Sinigip niyo ang buhay ko. Kaya habang buhay kong tatanawin ang utang na loob sa inyong lahat ko. Mabuti naman at tinupad ni Presidente Oscar Hidalgo ang mga sinabi niya sa inyo. Alam namin tutuparin ni Presidente Hidalgo ang lahat ng mga pangako niya. Hindi kami nawalan ng tiwala sa inyo. Inaasahan ko ngayong napabalik na siya sa palasyo na makakabalik na rin ang kapayapaan at kaayusan sa ating bayan. Lily, siya nga pala. Nagpunta dito ang presidente at iniimbita tayo sa palasyo dahil magkakaroon doon ng malaking pagdiriwang. Bilang pasasalamat niya sa lahat ng mga taong tumulong sa kanya. Oo nga, Cardo. Tinawagan ako ng presidente at inimbitahan. Kaya nga, bumili ko ng mga damit para sa inyo. Para magamit ninyo mamaya. Naku, maraming salamat. Sige ho, mauna na ako. Asikasuhin ko lang yung mga negosyo ko. Salamat po sa almusal. Ingat, Lily. Kita na lang tayo doon. Sige, mauna na ako. Uy! Ay, Lily! Lily! Salamat po, ha? Ingat po! Ingat, ma'am! Kumanda kayo, Kato. Ngayon, kuhang-kuha ko na ang loob nyo. Konti na lang, mahuhulog na kayo sa patibong. Sa tamang panahon, sisingilin ko rin kayo.